Kung may kasabay nga raw ang mga artistang sumikat, ito ay yung mga ordinaryong tao na nagkataong carbon copy nila. Yun bang kapag nakita mo ay tila mamamalikmata ka talaga na nasa harap mo mismo ang iyong iniidolo? Huwag kayong palilito ha, dahil talaga namang sila ay kadobol ni Idol. Hindi magkadugo, pero parang pinagbiyak na bunga. Hindi mo ako narinig. Iyakin mo na siya! Magkasalungat ang larangan, pero parehong pinagkakaguluhan. Hindi mo alam ang sinasabi. Magkaiba ang buhay pero magkamukhang tunay. Sila ang mga look-alike ng ilan sa mga sikat nating celebrity na pinagpepiestahan ngayon ng masa. Wow, hindi ako makapaniwala. Talaga naman ang pinaka mga sikat na superstar na makabagong panahon nasa iisang sofa. Dito sa Rated K, kumaway naman kayo sa inyong mga fans. Nandito si Binoy Padilla. Diyos ko, ikaw ang kailangan ko. Andito rin si Manny Pacquiao, People's Champ, at Coco Martin. O hindi ba? Wow! Ang totoo siya si Julius Villanueva, a.k.a. Bad Boy Robin Binoy Padilla. Siya naman si Ricky Lozano. Oh, ay! Okay! Parang wala na akong naririnig na palakpak. Okay, at siya naman si Santi Celso alias Coco Martin. O, di ba? Iba rin ang beauty mo kay Coco. Kung ngayon, alam ko na kung bakit kayo nag-shades. Okay? Kasi nasa mata talaga ang sikreto. Kaya itago nyo yan. Mag-shades tayo ulit. Okay? Nung nagtanggal ng shades, medyo nagkabukuhan na, ano? Uy! My goodness! Madlang Pimo! Magandang tanghali po. Si Binoy po, Robin Padilla ng Kaintarisan. Mula nang madiskubre si Julius noong 1995 dahil sa kawangis niya si Robin Padilla. Araw-araw sa loob at labas ng bahay, sa kilos at pakiramdam ni Julius, si Robin Padilla nga siya. Ang babae minamahal, hindi sinasaktan, hindi sinasalaula. Atol, bago umaksyon, dapat magproteksyon. At ligo lang, kulang. M***** na atol. At itong pinakapatindi, bad boy. Ito na ang bagong Binoy. It's liver love, boy. Nililigawan po ako noon. Hindi po ako pinapansin ng babae. Nabalitaan ko, tagahanga po siya ni Idol Robin Padilla. Kaya magmula po noon, ginaya ko na po si Robin. Alam mo, sa personal lalo na, kung para sa TV ha, mas kamukha mo talaga siya. Oh, maraming salamat po, ma'am. Talaga? Oh, pati boses. Ah, kasama po yun. Talaga sa pinag-aralan ko po, ma'am. Po. Paano mo ginagawa? Araw-araw mo siya pinapanood? Hindi po. Tagahanga po ako ni Idol. Kaya po, lahat po ng mannerism niya po, lahat. Lahat po, halos kinopia ko na po. Pati forma, lahat-lahat pa. Pananamit. Wala na po akong sariling identity. My name is Ricky Lozano, 25 years old, ng Manipacquiao, ng Mandaluyong City. Ito aking mansyon, ituturo kayo sa aking mansyon. Dito naman sa Mandaluyong, may boxing man o wala, sikat si Manny, si Ricky. Sakaling ito tuwing papasok siya sa trabaho sa munisipyo, walang palya, tinatawag siyang Manipacquiao. Para sa'yo ang laban na to. Ay, hindi pa tapos ang laban. Mabangon ang Pilipinas. We will rise again. O, itong Manny Pacquiao na ito, kakaiba naman ito. Factory worker siya dati. Anong klaseng pabrika naman yun? Ah, yun ay paggawaan ng mga pintura. Ah, pintura. Pintura. Okay. Parang marami ka nasingot dun sa pinturang yun, ano? Malakas ang mga kimikal. Ah, grabe. Sa pabrikang yun. Ah, malakas talaga. Talaga? Pero, kung nasanay na rin. Nasanay ka na rin. Parang lakas ng tama sa'yo, no? Okay. Kailan mo na napansin na medyo kahawing mo yung Manny Pacquiao? Nung November 1, medyo kumaba na yung buhok ko, tapos nagkaroon ng bigote. Oh. Nakabalbas. Tingin ng mga tao sa akin, pag naglalakad ako, tinatawag ko, Manny, pinapalingon ako. Sabi ko, siyempre idol ko yun eh. Oh. Eh, nahanap ko rin.
Sabi ng tao, hindi, ikaw. Eh, ako ba? Kinatutuwa naman ako dahil ang idol ko, naging kamukha ko na pala. Sample ka nga. Anong ginagaya mo kay Manny na kanta? Okay, ang title is, para sa'yo ang laban na to. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ito ang dahilan upang magkasundo tayo. Ito ang tanging paraan na naisip ko. Ayun, nagsigawan sila. Akala talaga nila ako si Manny. Talaga? So, napagkakitaan mo na mula noon? Oo, simula noon. Kumikita na ako kasi kinukuha na ako ng mga... Sigurado, hindi ka stand-up comedian? Hindi naman. Hindi? Ang galing mo, ha? Paano mo nakopya pati yung pagsasalita niya? Kinaryon mo talaga, ganun? Oo, pinagpartisan ko rin. Talagang sinubaybayan ko na yung ano niya, yung buhay niya. Tapos, lagi ako nag-search sa internet. Tinitingnan ko paano siya magsalita. Nag-church, ha? Oo. Kala ko nagsisimba ka. Tanggalin mo nga yung, tumingin ka ng mataintim sa camera, ayan, o ibalik mo na. Kasi pag tinatanggal mo ang shades mo, nagiging kamukha mo na si Rolando na Navarrete. Yung totoo nga. Oo. Lasang caramel, yummy! Kilala siya bilang si Coco. Coco Martin, ha? Ang 22 anyos na binata nung una'y hindi pa kumbinsido na may pagkakahawig nga siya sa magaling na aktor. Yummy! You know? Uy, Coco, ikaw ah! Ano ba yan? Wala bang pagawa sa mukha yan? Kaya naging kamukha mo? Kasi yung iba, talagang grabe ha. Nagpapagawa pa talaga ng mukha sa doktor. Ikaw, anong pinagawa mo? Talagang sadyang binanganak na kamukha ni Coco. Ganon. Talagang sadyang pinagpala ka lang ng panahon na kamukha mo si Coco. Kailan mo napansin o may nakapansin na kamukha mo si Coco? Napansin ko po yun nung high school pa po ako kasi nung teacher ko tinawag ako na, "Uy, Coco," sabi ko, "Ma'am, bakit Coco po?" sabi niya. Kasi 'di ba may bagong actor ngayon na napasikat na yung sa tayong dalawa ba yung kila Gerald? Oo. Tapos yun tinawag ko, sabi ko, hindi ko po yung kilala yung actor na yun eh. Hanggang sa pag-uwi ko po ng bahay, yung pinsan ko tinawag ako. Sabi, "Insan, parang kamukha mo si Coco Martin." Hanggang sa pagka-graduate ko po ng high school, napunta po ako dito sa Manila. Tapos nagkaroon ng trabaho sa isang restaurant, waiter. Yun rin po ang tawag sa akin ng mga manager ko, mga kakuro ko. Yun, tinawag po akong ganun. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa kunwaring taping ni Coco dito sa Quiapo? Aba, si Coco lookalike, pinagkaguluhan, tinalikan pa ni nanay at hinatap-hatak pa ng mga kabataan. Feel na feel talaga tuloy ni Santi na siya na nga si Coco Martin, no? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng mga motorista at mamimili sa palengke? Manny! O hindi ba nakabulag din ang carbon copy ni Pacquiao? Knockout naman kasi talaga sa forma at dating talaga. Samantala, ang eksena, bibili kunwari ng bulaklak ang ating lover boy. Okay sir, salamat sa marami sir. Thank you very much po, ha. Thank you, sir. Wala nang pangalak dyan, idol. Si Binoy lookalike, di pa nakontento. Sinugod pa ang kalye ng dapitan para may mapagbigyan ng bulaklak. Sige, salamat po, ha. Binoy po. Naglakad-lakad pa si Binoy at ang mga estudyante nakuha pang magpa-picture kay idol. Mabentang-mabenta talaga ang pagpapanggap ng tatlo sa publiko. Congratulations! Talagang pinagpala kayo ng langit. Meron kayong kamukha. Hindi ba ang swerte? So, tinanggan natin ha, talagang kung buy one, take one, pag pinagtabi na kayo, ayan, sa mga tunay, makikita kaya ng tao yon, hindi ba? So, game kayo, ha? Buy one, take one, tingnan natin, ha? Itatabi natin kayo sa mga totoo. Tingnan natin kung ang tao hindi malilito. Okay? Opo. Diyan matetest yung ang galing ninyo.
Ipinakilala namin ng personal si Santi sa kalukalike niyang si Coco Martin. Paring Bert! Oh, paring Bert! Dito naman sa set ng isang palabas ni Binoy, abay naka-eksena pa nga ni Julius ang kanyang idol. Salamat, paring Bert! Inilipad naman namin si Ricky sa Jensan para makilala ng personal, hindi si Pac-Man, kundi si Pac-Mam, Mommy D. Pero sa akin to, maraming salamat na. Itong daingan niya ito, talaga, no? Sa tulad na kamali. Oh, ganyan, no? Kuha talaga eh. Kuha. Smile. Hi! Oh, buhay ka! Manipagyawan! Buti pa ka, nakarating ikaw ang pinakako na dito ng bisita sa bahay mo. Ang tunay na Manny wala pa. Magmula ngayon, ikaw na si Manipagyawan! Ang paghanga daw ay isang magandang inspirasyon para tularan. Hindi lang ang nakatutuwang ugali o karakter ng isang tao, madalas nagiging bihikulo rin ito para sa mga umiidolo na maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay, kahit na pansamantala lamang.